stupid heart. No, so many times before. What's up mga sir? Welcome back dito sa ating vlog. So ngayon lang ako nakapag vlog ulit na gamit itong ating action cam. So testing lang to mga sir. Kasi ano, yung gamit ko ngayon is ECU, racing ECU na pang RS150. So testing lang kung nawala ba yung ano, yung mga piyok-piyok ng motor natin. So yung ECU na gamit natin ngayon mga sir is stock na ang RS150 na may 8 na mapping or 8 na mode. So papakita ko mamaya pag dating natin doon. So kanina ko pa to na ano mga sir nakuha. So shout out pala kay ano, kay sir ano, kay Sir Richie Boy Carion. Boss, thank you sa ECU na to. Kasi ano, magpapatsun sana ako mga sir. Papatsun ko sana yung racing ECU na pits bike na ginagamit ko. So hindi na nare-read ng laptop niya. Ayaw na ma-read yung ECU, kaya mag-offer na lang siya ng racing ECU. Kaya ito siya ngayon mga sir, tinitesting ko. Iba-ibang mapping kasi to. So ito mga sir is number 8. Testing lang. Sayang wala tayong speedometer. Pero ang lakas talaga mga sir. Ramdam ko naman mga sir na medyo okay yung ano, okay yung mapping niya sa number 8. Mahal kasi yung ano, yung programmable. May in-offer siya sa akin na isa na Jokin. Jokin ECU ng RS150 na programmable, pero yung presyo is 4-5. So ito lang nakayanan kong budget mga sir. So bali ngayon mga sir is nakamags yung ano, rear tire natin. Sa likod natin nakamags. Tapos naka-rim seat naman sa harapan. Tinanggal ko yung mags sa harapan mga sir kasi ano, medyo nagda-drag yung disc split niya. Hindi siguro masyadong na-align yung bracket ng caliper natin, kaya ito tinanggal ko muna temporary.
balik tayo mga sir. Tsaka isa pa mga sir, ano, hindi na siya malakas humigop ng gas, unlike dun sa racing ECU natin na sobrang lakas humigop ng gas. Ito okay na siya. Tsaka yung may team na usok, nawala din mga sir. Siguro ano yon, mula sa timing or overfeed dun sa naunang ECU natin. Sayang wala tayong speedometer, pero testing lang naman to mga sir. Fourth gear. Grabe, nakaupo lang ako mga sir. Hindi ko matodo. Mukhang nabibigatan siya dun sa max natin sa likod. Pero ramdam ko mga sir, talagang dudulo to. Medyo malakas. Ala, hindi ko pa pala napapakita yung ECU. So dun na lang mamaya, papakita ko yung ECU na sinasabi ko. Dulo talaga mga sir. Pero natatakot ako kasi parang nabibigatan siya sa mags. Baka magwabol. Hindi kasi balance kasi naka rim seat sa harap tapos naka mags sa likod. Pero ang ganda ng ano mga sir, ang ganda ng takbo. Umiilaw lang itong ano natin, itong ano, error engine natin. Kasi wala tayong mga sensor. Yung sa thermal at saka sa engine oil, wala tayong sensor doon. Pero yung ano nito, yung RS naman daw na sikanan kasi ito mga sir, yung RS na pinagkabitan daw nito nung una, wala na din daw mga sensor. Ganda mga sir. So next mga sir, maglalagay tayo ng speedometer. Baka i-rim seat ko na lang din pati yung sa likod. Lakas, nakaupo lang ako nun mga sir. Kung hindi ito na gano, kung ang plano ko kasi mga sir, pag hindi pa rin to tumino sa pagtakbo, ipapa-convert ko na lang siya sa ano, curb type. So, dito muna tayo mga sir. Papakita ko muna sa inyo. So dito lang muna tayo. Tingnan natin kung umusok ba. Walang usok mga sir. Goods na goods. So tinanggalan ko pala siya ng yung wings niya mga sir. Yan yung gas natin. Tipid siya. Yan. Yan. Yan yung itsura niya mga sir. Nakamags tapos rim seat sa harap. Kaya hindi ko talaga siya matodo. So ito yung ano natin mga sir. Ito yung
sinasabi kong racing ECU. Yan, kung makikita nyo. RS150 Racing na pits bike. Ito, hindi siya programmable kasi wala siyang ano, socket para dun sa para i-connect dun sa laptop or sa computer. So ito siya, yun natin. Ito siya. So kung makikita niyo mga sir, yan number 8. So hanggang number 8 yata yung mapping nito. Yan, 0. Stock mapping siguro yan. Tapos 1 2 3 4 5 6 7 8. So na-try ko dito yung number 3, good siya dun sa ano natin. Dun sa power pipe, good yung number 3. Kasi nasubukan ko yung power pipe natin tsaka mapping ng number 3. Ayos siya. Pero ito, na-try ko dito number 8 tsaka number 4. So sa number 4, meron siyang lunod mga sir. So yung napansin ko ngayon na good siya is itong number 8. Di ko pa nasusubukan yung ibang mapping or ibang number. Pero ito, goods naman siya sa number 8. Tsaka hindi natin maano mga sir, hindi natin malalaman ngayon kasi wala naman tayong dyno or wala naman tayong speedometer. So mas mainam yata kung may speedometer tayo para kahit papaano may pagbabasihan tayo. So let's go. Yan, wala na talaga siyang ano mga sir, wala na siyang lunod. Diretso na talaga siyang birit. Nakakatakot mga sir, parang magwawabol eh.